paano i-link ang ating mga GCash card sa ating mga GCash online account. So, yan po mga Lodis ang ating ituturo sa tutorial na ito. Kung kayo po nag-request or mayroon po kayong GCash card, katulad nito sa akin, kaka-receive ko lang po, kaka-order ko lang po nito online. So, ngayon mga Lods, ililink natin ito sa ating mga GCash online account, okay? So, ito po ay GCash card. Kung hindi nyo pa po alam kung paano kumuha nito, mayroon po akong tutorial dyan mga Lods. I-visit nyo na lang sa ating videos, ha? So, ito, ATM po ito. Visa ATM. Pwede po natin itong gamitin online mga Lods, saan man sulok ng mundo, basta po may visa. So, ganito po ang magiging itsura nyan mga Lods. Ayan. So, ang permission po ay nasa bakyan. Ngayon mga Lods, ililink natin ito sa ating mga GCash online account. So, ganito lang po ang gawin nyo para po ilink yan. I-open nyo lang ang inyong mga GCash apps. Pag andito na kayo sa homepage ng inyong mga GCash, pumunta po kayo dito sa profile nyo. And then, pagdating po dito, pumunta lang tayo dito sa My Link Accounts. So, dito po, may mga lalabas dito na pwede po natin ilink sa ating mga GCash. So, syempre, dahil GCash card ang ililink natin, ito po ang i-click natin. And then, mapupunta po tayo dito. I-scroll up lang natin. Ayan. So, dito po tayo pupunta sa Link My Card. I-click natin yan. And then, magsisend po yan ng authentication code katulad po niya sa inyong mga number. So, kailangan po natin yung i-copy and then ilagay po natin dito. Kung hindi naman po mag-send sa inyo, kailangan nyo pong i-click ito. Click here to resend. Kailangan po may signal lang inyong mga SIM card para po ma-receive nyo yung inyong code. Pag once na-receive nyo na, enter nyo dito, i-click nyo po itong submit. Ilalabas po ito, link GCash card. And then dito, ilalagay po natin yung card information. Ang last 4 digit po ng card natin. So makikita po natin yan mga Lodis, doon po sa ATM natin o doon sa GCash card po, sa likod po nun, 16 digit number po yan. Ang ilalagay po natin dito ay yung huling 4 na number. Okay, yun po ang kukuhain natin dito. And then, yun po ang ilalagay natin. Dito po sa virtual account number, so makikita din po natin yan sa likod ng ating mga GCash card. So tingnan nyo na lang po doon. Dapat po, tama po ang ilalagay natin dyan. Ngayon po, pag nalagay na po natin yung information dito, i-click na po natin itong next button. Lalabas na po ito. So dito po, your GCash card is now linked. Ibig sabihin po niyan mga Lodis, nakalink na po ang inyong mga GCash card and then ang inyong GCash online account. So dito po, mag-create na po tayo ng PIN or card PIN po. Yung card PIN po, yan po yung gagamitin natin pag once po mag-withdraw tayo or gagamitin po natin yung ating mga GCash card pag-withdraw sa ATM. So iba po ang card number at iba rin po ang PIN ng ating mga GCash apps. Okay, so yung PIN po, 4 digit po yun. Yung itong card PIN, 6 digit po yan. So dito po, mag-create po tayo dito. Nominate 6 digit card PIN. So, ilalagay po natin dito. So, wag po tayo maglagay ng mga weak PIN tulad ng mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1. Okay? So, special po, ilalagay po natin yan. So, dapat po, yung parehas po ang dalawang yan, i-confirm natin yan. Pag once po nalagay na natin yung ating 6-digit card PIN, i-click na po natin itong next button. And then, lalabas na po ito mga Lodis, GCash card, link, and then ang inyong mga reference number. And then, i-congratulate ka po na nalink na po ang inyong GCash card at activated na po ang inyong mga GCash card. So, pag okay na po, i-click nyo na po itong OK button. And then, mababalik po yan dito. Ngayon mga Lodis, titingnan po natin dito kung nakalink na nga ba. So, click natin itong GCash card na yan. And then, makikita nyo po dito, mayroon na pong naka-link. Ayan po, yan na po yung GCash card na inilink ko. So, i-click nyo po yan. And then, dito po, makikita nyo na yung information ng inyong GCash card. So, pwede po natin yan dito i-deactivate, i-lock, or i-reset po ang PIN kung gusto nating palitan. Okay, makikita din po natin dyan yung ating virtual account number at ang status ng ating card. So, paalala po, ang 6-digit card PIN po ay hindi po parehas ng ating 4-digit PIN. So, magkaiba po yan mga Lods. Okay, so, wag po natin gamitin ang 4-digit PIN pag mag-withdraw tayo at wag din po natin gamitin yung 6-digit card PIN pag mag-open tayo ng ating mga GCash. So, ganun lang po ang gawin nyo mga Lodis.